Ayan po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome again to JLAT Vlog at welcome again sa mga viewers po namin, sa mga prospect buyer po namin at sa mga naging kliyente po namin. Magandang araw po sa inyo. So ayan po, for this episode, andito po tayo sa isang barangay dito sa aming hometown, dito po sa bayan ng Kuya po. At meron po kami papakita po sa inyo, ito po ay residential farm lot naman po. Residential farm lot at ito po ay merong sukat na 1,200 square meter po ito. At ang price po ng property ay 1.3. Oh, sabi niya, 1.3. Okay, 1.3 daw po. At kung gusto po i-negotiate yung price, kausapin na lang po natin yung may-ari. Ayan po. So ito yung taan po na ito, itong barangay road ito ay ilang metro lang o mga 100 meters lang po ang layo po niya sa cemented road. Tapos ito po ay way papunta po sa town proper ng Kuya po. Siguro estimate ko mga nasa 3 kilometers lang po siguro o 4 kilometers po ang layo niya. Sa T-Plex, malapit lang. Mga 15 minutes or 10 minutes driving lang po siguro. So ito na po yung property. Magsisimula po daw sa part po na iyan, sa may kawain, sa may akasya po na iyan. Hanggang doon, siguro ang estimate kong entrada po niya nasa mga 30 meters po siguro. At ang source po ng tubig po dito ay nawasan na dahil dito po sa kapitbahay ng property ay meron pong nawasa. Ayun po, nawasa na po siya. At kagandahan po nito, andito na rin po yung internet connection, yung converge. Kitang-kita po dito. Yung power line, andun lang po yung kuryente ng power line. Mga 50 meters lang po ang layo niya dito sa property. So ito na nga po, ito po ay residential lot. At ito daw po ay 2 titles daw po ito. Ayon sa may-ari, ayon sa source po namin, sa property po na ito. Dito sa property, meron pong puno na, ewan kung anong puno na to. Ah, ano yung karamay? Karamay. Kalimutan sa Tagalog niyan. Karamay sa Ilocano. Ayan. So dito sa part po nito, sa katabing bahay, may bound na siya. At flat terrain po itong property na ito. At yun ka po, source of water po dito. Pwedeng deep well, pwedeng nawasa. At ito po ay good po ito sa residential, sa mga naghahanap, no, sa mga naghahanap po ng gustong pagpatayuan po ng bahay. Ay maganda po ito. At tahimik po yung lugar. May mga kapitbahay na po kayo. At dito lang din ko si isang kakilala namin na nakapangasawa po dito. Ay, taga sa amin pala na nakapangasawa dito. Ayan po. So ang ganda po yung property sa may tawag dyan, Jimmy, ano yan, Mahogany, sa may Kawayan. Ayan, hanggang doon po yung property. Well, I think 1,200 square meter po ito, more or less. 2 titles siya. Buhay pa yung nakapangalan sa title. Buhay pa po yung nakapangalan sa title, no, extrajudicial. At yung presyo nga po ng property ay 1.3. Negotiable pa naman daw po yun. Ayon po sa source po namin, sila po ang nakadirect po sa may-ari dito sa property po na ito. Ayan. Sa T-Plex nga po, ang estimate kong driving ay nasa mga 10 to 15 minutes po ang driving. At malapit din po is ito sa SM Carmen, SM City Rosales pala, and then sa town proper sa Palengke, malapit lang. At ito nga po ay hindi po binabaha itong property nito. Ayan, flood free po ito, mataas itong part na ito dahil dito po sa part po diyan ay makikita mo yung bundok ng anong pangalan yung bundok na yan? Bulaylay. Mount Bulaylay na tinatawag. So dito nga po, dito sa part dito sa likod, pwede kayo mag-trim ng mga gulay dahil po dito meron silang existing po na dito na ano natin, itong sitaw, pero kailangan na pong anuin. Ulitan. So kasama pa yan? Almost pa letter L yan eh. Ang bihira ka, alam ko hanggang dito sa ano. So pa letter L pala. Ayan, ang suot pala ng property pa ganun. Ah, pa-eskwala po siya, pa letter L daw po yung suot ng property. So kasama pa yun. Kasama pa. Ayan. Alam ko kung ito lang, tataka ko pa, ang liit. Ayan. So ito nga po daw po, kasama po yung property na ito. 2 titles na siguro, isang titulo itong part na ito, no? Siguro ba? Yung isang titulo, tapos ito naman yung isang titulo. Ayan. So 1,200 square meter, more or less. At ang ganda sa may Mahogany. Ayan sa Mahogany. Ayan yung boundary sa Mahogany. Ayan, tapos dito yung boundary siguro sa may Kawayan. At itong Madrid de Cacao, tapos dito rin. Ayan yung boundary niya sa may bahod na to. So, pero kailangan pa rin natin i-relocate to kung sakali. Yun nga po, sagot ni seller yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng kanyang ahente. Si buyer naman po, sasagutin po niya. Usually po kasi talaga, transfer of title, kung gusto niya i-parelocate, parelocate po na, parelocate na lang po ni buyer.
At meron na po tayong geodetic naman na na mag-relocate po itong property nito si Engineer Perueco. At yun din, kung sa transfer of title naman, kung gusto yung ipalakad sa amin, meron naman po kami kakilala na pwede maglakad ng proper ng transfer of title naman po. Pero yun nga po, meron po siyang tinatawag na professional fee. Ayan, babayaran natin yung professional fee niya kasi siya po yung maglalakad at transfer po ng title niyo kung sakali. At kami naman po itutulong sa kanya upang i-ready naman po i-provide yung mga kailangan niyang dokumento para sa transfer of title at ganoon din po sa pagbabayad ng kanyang capital gain tax at documentary stamp. Ayan po. So, pati yun po deed of sale. Sagot na rin po ni Byron deed of sale. At, yun nga po. Transfer of title, deed of sale, tsaka relocation survey, yun na po lang yung sasagutin po ni Bayat. Tapos yung ano po, yung professional pin nung magta-transfer po ng title. So sa halagang 1.3, ayun po, i-negotiate pa rin, gusto i-negotiate yung presyo, kausapin natin yung mismong may-ari at magsalubong na lang kayo sa presyo. Ayan. So kung sakaling may ibang katanungan po kayo regarding sa property po na ito na ibinibenta po nila, ay tumawag lang po kayo sa akin, naka-flash naman po sa screen yung aking number. Ganun din yung aking yung number po kasi naka-register po yan sa Viber tsaka WhatsApp. Pwede rin yung kung i-PM sa aking Messenger. Ayan. At pwede rin yung i-text sa aking number. At kung gusto yung tignan tong property ng personal, i-schedule po natin upang masamahan po namin kayo at may pakita sa inyo ng personal itong property na ibinibenta po nila. So ayun po, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at pinutin na yung notification bell para ma-update po kayo sa mga pinaplug namin, mga property o mga bago namin mga list. Kaso ayun po, so dito po muna at papalo na rin sa aking Facebook page, sa aming Facebook group, at ganoon din sa isang vlog namin, yung TR Real Lot vlog, at papalo na rin sa aming mga reels, ganoon, sa mga ano namin, sa mga short video na ginagawa po namin. So ayun po, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.